What's up guys? Ngayon ay ituturo ko kung paano magpalit ng IP address, no? So, the first step ay magpunta lang sa inyong browser. Kung cellphone user ka or PC user, ay same procedure lang. So, punta na tayo sa ating browser, no? Para tayo ay makapagpalit ng IP address. So, andito na tayo sa browser. So, ang itatype natin dito ay my IP address, no? So, dito malalaman mo ang iyong IP address, kung ano nga ba ang iyong IP address, no? So, andito na tayo ngayon. So, go lang natin. Enter. So, yan. Kita na natin yung IP address natin ay 110.54.253.159. So, yan ang ating IP address, no? IP address ko pala to, sorry. So, yan ang IP address ko. So, mamaya, mababago yan dahil papalitan nga natin ng IP address. So, paano nga ba yung procedure nun, no? So, gagawin naman natin ay i-type lang ang 192.168.254.254, no? So, ako kasi ang gamit ko ay isang modem ng Globe, no? Kaya dito siya papasok. So, marami namang way para mapalitan ang IP address. So, ito lang muna yung ituturo ko, no? So, ayan na. So, maglalagin tayo dito sa username at password, no? Ilagin mo lang yung, ano mo dyan, username at password. So, yung username ng yung modem at password ay sa likod lang ito makikita. So, tingnan nyo lang sa likod. At kung wala sa likod ay nasa ilalim ng modem, no? Sa ilalim ng modem. So, yun. Lalagin na tayo ngayon. So, ayan, nakapag-login na tayo at pumasok na tayo. So, para makapagpalit ng IP address ay punta lang tayo sa advance kung ikaw ay Globe at Home user. Pero katulad nga na sinabi ko ay ang gagawin lang natin ay same procedure lang, no? So, merong ibang pamaraan para mapalitan yung IP address. So, tuturo ko rin yun, no? So, ito, dito muna tayo. So, ang gagawin natin dito ay magpupunta tayo sa modify. Mukhang hindi yata. Sorry. Hindi ito. Punta lang tayo sa restart, no? Yan. So, nakalagay dyan ay restart. Click the button below to restart the device. So, ang gagawin lang dito ay i-click lang ang restart, no? Okay, are you sure you want to restart the device? Yes, okay. Okay mo lang yan, no? So, ngayon ay na-okay na natin siya. So, hintay lang natin, no? So, nakita nyo yung IP address kanina, no? So, yun. Mag-iba ang IP address. Alam nyo ba kung bakit kailangan magpalit ng IP address? So, marami kasing dahilan kung bakit kailangan magpalit ng IP address, no? So, hindi ko naman pupunta rito sa video na to kung bakit kailangan mo magpalit ng IP address. So, kaya ka nagpunta sa video na to kasi meron kang gustong gawin, ngunit kailangan mo nga magpalit ng IP address. So, antay lang natin ang kanyang rebooting. Antay lang ng konti. So, maya-maya ay mapapalitan na to ng IP address. So, intay lang natin. Oh, ayan na. So, ibig sabihin nun ay napalitan na ng IP address. So, pupunta na naman tayo uli sa my IP address. So, yan. Nakita nyo naman, no?
napalitan siya. Napalitan siya, 'di ba? Ang IP address natin kanina ay iba. So, nagbago na siya ng IP address. So, ibig sabihin, umokay siya, 'di ba? Ganun lang kasimple ang magpalit ng IP address. Sa mga Globe user na naka-modem ng Globe at Home. So, ganun lang ang gagawin. So, maraming paraan para mapalitan ang inyong IP address. So, halimbawa, kung gusto mo na mabilis ang pagpapalit ng IP address, ang gagawin lang natin ay i-restart lang natin ang ating PC. At bukod sa PC, kapag ni-restart mo ito, isabay mo na rin i-restart ang modem mo. Kung ikaw ay gumagamit ng modem, no? Pangkaraniwan, ito ay sa 4G gumagana. So, yun. Kung ikaw naman ay naka-cellphone para mapalitan ang IP address mo, mukhang hindi ko pa alam yun. Kung ikaw ay naka-cellphone at halimbawa ay data ang iyong gamit, so parang wala pa akong alam na paraan para mapalitan ang IP address kapag cellphone user. So sa mga modem, gumagana ito, no? Lahat ng klase ng modem. Kung ikaw ay gumagamit ng mga modem, ang gagawin mo lang, pinakamabilis na paraan, i-restart ang PC at i-restart ang modem. Isabay mo ito sa pag-restart ng PC mo, yung modem. So, ganun lang yon. Kung ikaw naman ay naka-modem at konektado ang iyong cellphone sa isang modem, ang gagawin mo lang naman, i-restart mo yung modem mo at i-restart mo na rin yung cellphone mo. So, automatically ay magpapalit yan ng IP address. So, sundin mo lang yung procedure, no? Magpunta ka lang muna sa browser at i-type dito ang my IP address. So, makikita mo naman yan. Lalabas yung IP address mo. So, lahat ay may kanya-kanyang IP address. So, ganun lang kasimple yon. So, ganun lang yon, di ba? At gawin mo na. At sigurado, mapapalitan yan. So, basta sundin mo lang yung mga sinabi ko, no? Mapapalitan yan. So, guys, at dito na tayo natatapos. Ay, maraming salamat sa inyo. At sana, mag-subscribe kayo sa aking channel para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat po.